Hello guys, good evening. Andito kami ngayon sa E-Day Darke 23 building. Dito muna kami kakain ngayon sa Sabor Natural. Dahil sila lang yung nakita namin may ino-offer na rice. Ilang araw na kasi kami hindi nagra-rice. Actually, nasa labas kami kanina pero lumakas ang ulan at lumakas ang kidlat. Kaya recommended namin dito na dito kayo pumunta kung gusto niyo ng rice sa Sabon Natural. At ayan ang isang order, napakadami. Ha? 20 reais, sobrang mura nito. Dahil meron ditong pork, beef, chicken, yan. At pag pumunta kayo sa mga ganitong any small restaurant, kiosk, or mga fine dining restaurant, talagang napakarami ng iba't ibang klaseng bread at napakasasarap. So, kain muna kami. Saan si Yesha? Yesha! At safe naman dito kasi may mga security. So ang building namin, straight lang naman dyan, diretso lang yung building namin, malapit-lapit lang. Sayang, masaya dito ngayon sana dahil maraming mga shops, pero nagsara kasi umulan ng malakas. Sana maubos mo, Yash. Napakadami. Unexpected. Dahil hindi naman siya ganun kamahal, pero ganun siya kadami. Ano? Sulit? Kung nakikita nyo, black or brown, black beans. Ang sarap. Sanay tayo sa Pilipinas na pork and beans, pero ito napakasarap. And ito, ang beef nila, napakalambot at saka napakalasa. Kalasa siya ng kaldereta, parang asado. At actually, lutong asado yata din ito. No? Tapos meron silang parang, palasa niya ito, tikman natin. Parang breadcrumbs. Kumusta? Sarap? Ano, Yash? Ha? Yash, ha? Kain muna kami ulit, ha? Nakita nyo naman kanina, napakadami ng serving. Medyo magpapahinga lang ako ng konti. At habang nagpapahinga ako, kwentuhan ko lang kayo. Naririnig nyo ba yung pinapatugtog nila? Kung di nyo masyadong naririnig or hindi nyo masyadong naintindihan yung music, English, napansin ko sa kanila, sa mga restaurants nila or sa mga hotels, kagaya sa hotel namin, nagpapatugtog sila English. Sa ibang restaurant at saka hotel na napuntahan namin, sa kami nag-inquire, English din ang kanilang pinapatugtog. At dito sa kinakainan namin ngayon na parang canteen, ano bang tawag sa ganito? Parang cafeteria. Parang cafeteria, English din. Pero hindi sila nakakapagsalita ng English. At wala silang kutsara. Humingi ako ng kutsara dahil apat kami. Ang binigay sa akin, dalawang kutsara, isang kutsarita, at saka isang sandok. Bigyan lang ako ng isang sandok kasi hindi nga sila sanay na nag-i-spoon dito. Kaya, yun lang ang meron sila. So, yung dalawa, or yung tatlo, yung dalawang kutsara, at saka isang kutsarita, kinuha na nila Berna at ng mga bata. Pero yung sandok, hindi ko na kinamit. Kasi sandok na eh, no? So, yun lang, kain na ulit ako. Kapag ka nandito kayo sa Brazil,
Usually salty yung pagkain nila. Kaya kapag mag-order kayo, kung ayaw nyo ng maalat or mataas ang salt ninyo sa katawan, unahan nyo na kagad sila dahil medyo maalat talaga sila magtimpla. So, yun lang. At least, pagpunta nyo ng Brazil, so, medyo aware na kayo at anong tawag doon? May hint na kayo. Kain muna ako ulit.